Labo ng malunggay. Parang may mga tao kasi magaling magsalita o magaling magsalita, sabi nga nila sa pagyayabangin, makinig lang ang babae sa akin, tinitiyak ko sa iyo, sagutin ako nito. Pero hanggang ngayon, binata pa, wala kang nagkasagot. Okay, so, word kasi na abuse comes from two root words which are abnormal and used. Kinap po yung abnormal, ab lang ang kinuha, pero kung sabihin abuse, ang ibig pong sabihin niyan is abnormal use. Nasusundan. So dahil abnormal, hindi po na-use properly. Bakit po nagkaroon ng abnormal use sa word na love? Sa salita lang kung minsan. So, hindi bukal sa puso yung sinasabi, although mayroong sinasabi ang Biblia na from the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaso lang, may mga ewan ko ba sa amin, sakasalina ako, ewan ko ba sa aming mga lalaki, medyo madaling magbitaw ng salita, magbubola na kahit hindi galing dito. Kaya huwag kayong magpapaniwala yung mga matamis ng pananalita. Pastor naman. Bakit hindi ka dumaras ng nabubola? Sinuwali. Alis na butis lang, di ba? Ha? Masakit naman. Pero totoo. Truth hurts, but truth will set us free. Ay, sabihin natin, na-inlove ka o maging totoo yung pag-ibig mo, pero yung pananalita mo, dinagdagdagan mo. Yes, that's right. Di ba? Ganyan naman tayo eh. Huwag lang mag-away. Lahat na ng mga negative sinasabi mo na. Okay. Ganyan na yan. Kaya po na-obvious ang word na love simply because people doesn't know the real meaning of love or what love is. Tama ba ako? May kanta ang salibutan, biniro ko nga si Rose na ito ang healing song natin ngayon. May kanta ang salibutan na, I want to know what love is. I want you to show me. Bakit? Kasi nagkaroon sila ng katanungan, ano ang love? Kasi nagiging word lang ang love, pero hindi nila na-experience ang love. No wonder, sabi ng Lord, if you have loved your neighbor, the world will know that you are my disciples. Malalaman daw ng mundo na follower ka ni Jesus kung marunong kang mag-love because the world doesn't know what love is. And they wanted us to show them the real meaning of love. Ang masaklap nito kung umatin ka ng church tapos hindi mo na-experience ang tunay na love na galing sa Lord. It would be easy to feel love from the Lord, but that is a horizontal love na yung love ng Lord na experience mo, ikaw na nakaranas ng Lord, you need to extend, you need to share the love that you receive from God by vertical love. That's why the Lord says, love the Lord, your God, with all your heart, with all your soul, and love your neighbor as I have loved you. So there was there is a vertical love and there is a horizontal love. Tama. No problem doon sa vertical love. Maraming tao may problem sa horizontal love kasi maraming mga unbelievers hanggang ngayon nagtatanong sila, ano nga ba ang love? Are you willing to show them? Parang isa lang sumagot ah. Okay. Kahalagahan kasi ng topic na ito, sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 31, but earnestly desire for the best gifts, and yet I show you a more excellent way. Paul was talking about the five ministry folds, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. Pero sabi niya, desire for the best gifts. Although my best gifts come in the desire, a more excellent way is to show love to another. Amen? Pag hindi natin naintindihan ang love, ang dating nito is ginagamit mo ang salitang love pero hindi mo naiipapakita ng gusto at ang yung mga taong nakapaligid sa'yo, hindi nila naiintindihan kasi maging sinasabi lang natin ito. Kaya ang labas, pag hindi mo naiintindihan, abnormal use or abuse. Kayo ba umaamin na abuse niyo ang
Lord na lang? Yes. Amen ba? Yes. Akala ko hindi kayo aamin. Titigil na ako eh. Okay. Eh, natin sa topic nito is for us to share love by understanding its real meaning. Okay, bago tayo magpatuloy, tanong ko nga sa inyo, what is love? Love can move mountains. Love can move mountains. I think, sasagot yan sa tanong, what love can do? Am I right? Sige. Love is like a photography. Because it needs a dark room to develop. It needs a dark room to develop. Masyadong ano yan? Masyadong malalim yung ano na yung pananalita na yun. Hindi natin alam kung anong mag-develop sa dark room. Hindi naman lahat ng picture sa literal na pangyayari, hindi lahat picture na didevelop sa dark room. Okay. Digital hindi na digital. Okay, una, love is the essence of our speech. Paano ba tagalugin ang essence? Yun yung katas, yun yung pinaka-importante. Kasi marunong ka magsalita kung wala kang love, walang sensay. Basahin ko sa inyo ang verse 1 ng ating text. Okay, sabi ng 1 Corinthians chapter 13, verse 1, though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. Ako ay impressed doon sa mga tao. Ang dami nilang alam na salita. Marunong mag-Ilocano, marunong mag-Bisaya, marunong magkapampangan, lalo na kung marunong pa magpanggalato. Ang hirap atang ipinapampanggalato. Pero kahit ano mo ang lahat ng pananalita at napakagaling mong magsalita, wala kang love, wala kang saysay. Kaya may mga taong, alam mo na magaling magsalita pero wala sa gawa, mayroon nga silang kasabihan na people doesn't care how much you know unless they know how much you care. Agree? Kahit ako naman, alam ko kung ang isang tao puro ng salita, wala naman sila pakialam sa personal mong buhay or wala silang concern sa'yo, there's no use na makikinig ka sa kanya. Nasusundan ba? So, ganun daw kung kahit may pananalita ka at naiintindihan mo na nakapagsalita ka ng salita ng tao, maging salita ng angel, naiintindihan mo kung wala kang love, wala kang kwenta, para ka lang ba, batingaw na umalingangaw. Pangalawa, love is what makes your gift counts. Sang-ayon ba kayo? Amen. Ang gift na tinutukoy dito is yung gift na kaloob ng Lord. Okay, sabi ng verse 2, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains but have not love, I am nothing. Ang gift of prophecy is ito po yung na-foresee mo ang bagay na hindi pa nangyayari. Amen. Bo, masarap na gift yun. Para, ha? Baga na-foresee mo, may gift ka na ipinapakita sa iyo ng Lord ang mangyayari in the future or in the near future. Gift of prophecy yun. Kung sa gifts ng pag-usapan. Okay. Kahit kung ikaw ay makapag-understand ng mysteries na pag-aralan natin ito na ibig sabihin ng mysteries are the things that are very difficult to understand. Pero nauunawaan mo yon kung may gift ka daw ng prophecy, may gift ka sa mystery, na explain mo lahat ng difficult na proverbs o lahat ng mga difficult na pananalita, at mayroon ka lahat ng knowledge, pero kung wala kang love, it profits you nothing.